بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw po sa inyo lahat at sa mga oras na ito ang ating paksa na pag-usapan ay ang Mother's Day sa Islam. Mayroon bang Mother's Day sa relihiyong Islam? Unang-una po ang ganitong pagdiriwang ay wala po ito sa relihiyong Islam, yung pagtatangi ng isang araw para ipagdiwang ang araw ng mga nanay. Wala po ito sa Islam. Bagkus sa Islam po ay araw-araw ay Mother's Day. Araw-araw ay araw ng ating mga magulang. Araw po ng ating mga nanay. Yan po ang turo sa Islam. Bakit araw-araw? Una-una, ang pagiging mabuti sa mga magulang at pagbibigay ng halaga sa kanila at pagsunod sa kanila, kung ito ay kabutihan, ay ito po ay tinatawag na pagsamba sa Islam. So tayo po ay nagiging tunay na mananampalataya kung magpapatuloy ang ating kabutihan sa ating mga magulang. Yan ang pinakauna. Pangalawa ay ang pagiging mabuti sa magulang ay isa po itong responsibilidad ng isang mananampalataya. At isa po ito sa pinakadakilang aral sa relihiyong Islam, ang tinatawag na pagmamahal, pagiging mabuti sa magulang. Kaya sa Islam po ay wala pong natatangi na araw na kung saan ay dapat mo po na ito ay pumasok sa panggagaya sa mga hindi mananampalataya na dapat iwasan ng isang tao. Dahil sa Islam po ay mas mainam po ang turo sa Islam na kung saan ay dapat na mahalin mo, alagaan mo, maging mabuti ka sa iyong mga magulang sa iyong pamumuhay. At hindi tayo mag-specific na ang mga araw, bagkus araw-araw ay ito ay dapat na isabuhay natin. Una-una dahil sabi natin, ito ay pagsamba. Pinakadakilang pagsamba kay Allah. Pangalawa, ito ay responsibilidad ng bawat Muslim. Hindi ito option, optional lamang. Bagkus ito ay nabanggit natin. Okay, so nabanggit po natin yung mga dahilan. Isa po sa mga nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya ay tanungin ng isang lalaki sa hadith ni Ibn Hibban na sinabi ng isang sahaba na ito, isang lalaki, na ano ang pinakamainam na gawain o kamahal-mahal na gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sagot ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang pagdarasal sa kanyang oras. At pagkatapos ay kanya binanggit yung birrul walidain, ang pagiging mabuti sa iyong mga magulang. Kaya sa Islam ay isa po sa pinakadakilang pagsamba, isa sa pinakadakilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagiging mabuti sa mga magulang. At hindi po ito sa salita lamang, kundi gawain. At hindi lamang sa isang araw o sa oras lamang, kundi sa pamumuhay ng isang mananampalataya ay nararapat na maging mabuti siya sa kanyang mga magulang. Kabilang din doon ay kabilang sa pinakamalaking kasalanan. Pinakamalaking kasalanan. Nabanggit sa hadith na mayroong pito na pinakamalaking kasalanan sa Islam. Binanggit dito yung pagtatambal at kasama sa binanggit dito sa pinakamalaking kasalanan sa Islam ay ang pagsuway sa magulang o hindi pagiging mabuti sa mga magulang. Kaya po sa Islam ay alhamdulillah, isa po sa pinakadakilang aral sa Islam ay ang mahalin mo, maging mabuti ka sa iyong mga magulang. Kabilang din doon ay ito ay utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay obligasyon ng bawat mananampalataya na maging mabuti siya, maging masunurin siya sa kanyang mga magulang. At gaya po na nasasabi natin na hindi lamang sa tinatawag na isang specific na araw, kundi ang buhay ng isang Muslim ay araw-araw na dapat niyang mahalin at alagaan at irespeto ang kanyang mga magulang. Ang sabi ni Allah sa banal na Quran sa Suratul Nisa 36, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Sabi ni Allah,
wa'budullah, ikaw ay sumamba kay Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, at huwag kang magtatambal sa kanya. Wabil walidain ihsana, at ikaw ay maging mabuti sa iyong mga magulang. Pagkatapos ng utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay maging ibig sabihin ay sumamba lamang sa nag-iisang tagapaglika, ay maging mabuti tayo sa ating mga magulang. Ganun rin sa Suratul Isra na kanyang sinabi na waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, at ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin mo lamang siya, wa bil walidayni ihsana, at maging mabuti ka sa iyong mga magulang. Subhanallah, maraming mga talata na kung saan makikita natin na inutos ni Allah na sambahin mo siya na nag-iisa at maging mabuti sa iyong mga magulang. Kaya ang pagiging mabuti, pagsunod sa mga magulang, ang pagiging mabuti sa mga magulang, ay ito po ay obligasyon ng bawat Muslim. Ha? At hindi po ito optional lamang, kundi ito ay tinatawag na obligasyon ng isang mananampalataya. Ganun rin, mayroong isang babae na ito ay naikwento ng isang daya, na mayroong isang babae na nakatira sa Amerika na kung saan ay dinala niya ang kanyang anak na nagbibinata pa lamang sa Islamic Center sa Amerika. Hindi sila Muslim. Ang nanay hindi Muslim. Ngunit nung dalhin niya itong anak niya sa Islamic Center para makapag-aral at mag-Muslim, nagtaka ang mga tao sa Islamic Center. At tinanong nila ang babae na yun, na hindi siya Muslim. Sabi niya, ano ang nagtulak sa'yo na dalhin mo ang anak mo dito sa amin, na hindi ka naman Muslim? Subhanallah. At sinabi ng nanay na ito na isa sa pinakadakilang na aral na nabasa ko sa lahat ng relihiyon ay ang Islam, na ito ang pagiging mabuti sa mga magulang. Subhanallah. Pagiging mabuti sa mga magulang kahit na hindi sila mananampalataya. Kahit na sila ay mayroong tinatawag na hindi naging makatarungan sa iyo, o kaya meron silang mga pagkukulang, ay dapat pa rin na maging makatarungan tayo sa kanila, maging mabuti tayo sa kanila. So dito, dinala niya yung anak niya sa Islamic Center dahil sa nakikita niya na marami sa kanilang bansa na kung saan ay kapag lumaki na ang bata ay iniiwan ang mga magulang. Wala nang pakialam sa mga magulang. So dito ay nakita niya ang Islam ay mayroong napakagandang turo na kung saan ito ang pagiging mabuti sa mga magulang. At sabi ng isang daya na yon o isang ustad na yon, na pagkaraan ng isang linggo ay nag-Muslim na rin ang kanyang magulang, yung kanyang nanay, dahil sa nakita niya na mga pagbabago rin sa kanyang anak at saka nakita niya ang kagandahan ng relihiyong Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So dito po, kabilang din sa makikita natin na ang turo ng Islam ay nabanggit sa hadith kung sino ang pinakauna na dapat pong pakitunguhan sa pinakamainam na pakitungo. Sinabi sa hadith na mayroong dumating na isang lalaki kay propeta sallallahu alaihi wasallam at kaniyang sinabi, "Ya Rasulullah, sino ang pinakauna na dapat kong pakitunguhan sa pinakamainam na pakikitungo?" Pinakamainam na pakikitungo. Sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ang iyong ina." Pagkatapos sinabi ng tao na ito, "Ya Rasulullah, pagkatapos sino?" Sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ang iyong ina." Muli nagsabi ang lalaki, "Ya Rasulullah, pagkatapos sino pa?" Sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ang iyong ina." Pangatlong beses. At pagkatapos ay sinabi niya na ang iyong ama. Allahu Akbar. Huwag nating kalimutan na ang Islam ay pinakadakilang turo nito ay ang pagiging mabuti sa mga magulang, lalong-lalo na sa ating mga nanay na hindi mo makikita sa ibang relihiyon. Subhanallah. Yung pagiging mabuti sa mga magulang. Sinabi ni Ibn Abbas, isa sa mga sahaba ni propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah min birril walidain o min birril walida." Sabi ni Ibn Abbas, isa sa pinakamaalam sa mga sahaba, na kanyang sinabi na wala akong alam na isa sa pinakamalapit na gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa pagiging mabuti sa ating mga nanay. Allahu Akbar.
kabilang ito sa mga turo ng relihiyong Islam. At ang turo sa relihiyong Islam ay ang pagpapakumbaba, pagrespeto sa ating mga magulang. Kaya mababasa natin ang talata na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Suratul Isra 23. Alam niyo ba na wala kayong makikita na relihiyon na tulad ng ganitong relihiyon na meron sa Islam na pagmamahal sa magulang, pagbibigay halaga sa mga magulang, at pagrespeto, pagpapakumbaba sa mga magulang. Basahin natin ang Suratul Isra. Ano sinabi ni Allah? Kapag meron, imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma, kapag sila inabutan ng katandaan, isa sa kanila o silang dalawa, ha? Fala taqul lahumā uff. Bakit? Huwag niyong sabihin sa kanila ang salitang uff na ito ay pagtanggi. O ito ay tinatawag na hindi magandang salita. Uff. Kahit uff. Yung mas mataas pa doon ay pinagbabawal. Salita uff nga eh. Na pagtanggi o yung hindi pagiging kontento o yung tinatawag na pagsuway sa magulang ay ito ay pinagbawal sa Islam. Uff. Salitang uff lamang ay pinagbawal ito. Allahu Akbar. Napakadakila. Napakadakila na ayat. At dito sinabi dito kapag sila ay tumanda. Bakit? Dahil karamihan ay kapag ang mga magulang ay sila ay matanda na, ay sa kanila iniiwan ng magulang, hindi pinapansin, o kaya ay saka yung tinatawag na lumalaban sa magulang, o kaya dahil matanda ay wala na sila, hindi na kailangan yung nanay nila, o kaya yung tatay nila. So dito mo makikita yung tunay na pagmamahal sa magulang. Dahil kapag ang isang tao ay kabataan pa siya, kailangan pa niya magulang niya sa paggastos at iba pa mga bagay, maaaring sumunod. Pero subhanallah, ang Islam, binigyan niya ng pansin exclusive kapag sa panahon ng katandaan. Subhanallah, dahil dito sa panahon na ito, makikita ng isang tao ang tunay na pagmamahal niya sa kanyang mga magulang. Makikita niya dahil hindi niya kailangan ng kanyang mga magulang sa financial. Kaya dito makikita ang mga tao na tunay na nagmamahal sa kanilang mga magulang. Ang Islam ay inutos niya na kapag sila ay matanda na, o kaya isa sa kanila, ay wag sabihin ang salitang uff na ito ay hindi ka nais-nais o ito ay pagtanggi. Wala tanharhuma, wag mo silang ipagtabuyan. Wa qul lahumā qawlan karīma, at makipag-usap ka sa kanila sa pinakamainam na pananalita. Napakaganda, Allahu Akbar, naturo ng relihiyong Islam. Paalala po, subhanallah, paalala sa ating kapatiran. Huwag nating hintayin na dumating ang panahon na pagsisihan ng isang tao na siya ay hindi naging mabuti sa kanyang magulang. Habang tayo ay nabubuhay pa, mayroong panahon pa kung tayo ay nagkulang sa ating mga magulang, humingi tayo ng paumanhin sa kanila. Sikapin natin na tayo ay maging mabuti sa kanila sa abot ng ating makakaya. Wallahi al-adhim, walang tagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay sa mga tao na naging suwail at hindi naging maganda ang kanilang pakikitungo sa kanilang mga magulang. Tandaan natin yan. Ha? Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang gusto niya na pahabain sa kanya ni Allah ang kanyang buhay, at sino man ang gusto sa kanya na paramihin sa kanya ni Allah ang kanyang biyaya, ay maging mabuti siya sa kanyang mga kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang mga magulang. Allahu Akbar. Ahaba ang buhay natin, dadagdagan niya lang ang mga biyaya sa atin kapag tayo ay naging mabuti sa ating mga magulang. Naging mabuti sa ating mga magulang. At ang mga tao na sila ay hindi naging mabuti sa kanilang mga magulang, ay ito ay pagbabayaran nila dito sa mundo. Wallahi al-adhim, marami pong mga ganyan na mga kwento na kung saan dahil hindi sila naging mabuti sa kanilang mga magulang ay sila ay pinarusahan dito sa mundo, at ang kanilang mga anak ay ginawa nila yung mga bagay na ginagawa nila doon sa kanilang mga magulang din. Kaya ito po ay dapat na bigyan natin ng pansin, at kung may panahon pa tayo, lalo na sa mga kapatid ko na nasa abroad at iba pang nasa ibang lugar na kung saan medyo may kalayuan sa kanyang magulang, sikapin po natin na makatawag, makausap ang ating mga magulang. Ito po ay nagpapasaya sa ating mga
magulang. Ganun rin na huwag nating hintayin na sila ay humingi ng pera sa atin. Kailangan man nila o hindi, kung meron tayong kakayahan, magpadala tayo, lalo na kung kailangan nila. Dahil ito po ay responsibilidad natin kung meron tayong kakayahan. Doon naman sa mga asawa na pinipigilan ang kanyang asawa sa pagtulong sa kanyang mga magulang, yan po ay hindi magandang gawain. Isipin mo lang kung ikaw ang pipigilan sa pagtulong mo sa iyong mga magulang. Subhanallah. Kaya isa po ito sa mga payo natin na ang Islam po ay isa po sa binigyan niya ng halaga ang pagmamahal sa mga magulang at ito ay daan tungo sa paraiso ni Allah. Kaya nabanggit sa hadith na ang isa sa pintuan ng paraiso ay ang mga paa ng ating mga magulang. At ganun rin na nabanggit rin sa isang hadith na sino man ang abutan niya ang kanyang mga magulang na hindi siya pinatawad ni Allah ay siya ay nalugi. Bakit? Dahil ang magulang ay isa sa pintuan ng paraiso. Ang pagmamahal sa magulang sa Islam ay ito po ay pintuan ng paraiso sa relihiyong Islam. At inuulit ko po na huwag po tayong makikisabay sa mga gawain ng mga hindi mananampalataya. Gusto lang natin minsan, halimbawa magpo-post, maaaring baka pumasok ito sa pakitang tao, iwasan natin ito. Ang tunay na pagmamahal sa magulang ay dapat ay ito yung pagiging mabuti sa kanya, araw-araw, yung pagbibigay halaga sa kanya, yung respeto, yung tinatawag na pangangalaga sa kanya, at hindi yung ipopost lang sa Facebook na Mother's Day, ng ganoon, wala po tayong mapapaladyaan, maaring tayo pa ay magkasala sa bagay na yan. So ang turo po ng Islam ay ang pagmamahal, pagrespeto, pagsunod sa mga magulang sa abot ng ating makakaya. Isa po ito sa dakilang turo sa Islam, kaya ito po ang dapat isabuhin natin at huwag tayong makigaya sa mga hindi mananampalataya upang makaiwas tayo sa kasalanan. So inshallah, kung meron po kayong gustong i-share at may mga comment kayo na kung saan alam nyo na ito ay makakatulong sa ating kapatiran, pwede po kayong mag-comment at inshallah pwede natin basahin bi-idhnillah. Hanggang dito lamang po ang maipapayo natin. Nawa ay nakatulong ito sa ating kapatiran. At inshallah ay maaari basahin natin ang ibang mga comment ng ating mga kapatiran. Bismillah. Okay, so inshallah kung may mga comment kayo, inshallah mamaya subukan po natin basahin ulit kung kaya natin, bismillah. Sa mga bumati po sa inyo ng assalamu alaikum, maalikum assalam, rahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat. Sa mga kapatid natin sa Middle East, katulad ng mga kapatid natin sa Dammam at sa iba pa, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. At ganun din sa mga kapatid natin na sa Pilipinas at sa ibang bansa, nawa ay pangalagaan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, sa isang sister natin, si Sister Hajar, sa ating mga estudyante sa Quran. Bidnillah, kapag tayo makaoras, medyo busy nga lang po ako ngayon dahil malapit na po ang exam namin, kaya medyo
busy po sa schedule. Ako po yung humihingi ng paumanhin. Inshallah, i-remind lang ako sa group at inshallah kapag makaoras tayo, ay muli mag-resume tayo sa ating pag-aaral biidhnillah. Okay, mashallah. Sa mga lagi mabuti sa kanila mga magulang, inshallah dagdagan pa natin, paramihin pa natin ang ating kabutihan sa ating mga magulang at yan po ay hindi masasayang dahil meron pong gantimpala dito sa mundo at sa kabilang buhay biidhnillah. Sa mga katulad na nabanggit natin, doon naman sa mga nag-grade, mas mainam po na umiwas tayo dahil ito ay maaari pumasok sa panggagaya. At alam naman natin ang Islam ay kumpletong relihiyon at pinag-utos sa atin ng pagmamahal sa magulang. Huwag po nating gayahin kung alam mo, intensyon natin doon ay manggagaya sa mga sa uso o kaya sa mga hindi mananampalataya. Sa mga ibang mga brothers natin, sisters natin sa Kuwait, naway pangalagaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So wala po masyadong katanungan ngayon. So inshallah nawa ay naging malinaw po sa atin ang pagpapayo natin tungkol sa Mother's Day sa relihiyon Islam. At nawa ay tulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapagsagawa ng marami pang pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti tayo sa ating mga magulang. At sila ay magkaroon ng tinatawag na kahabagan, kaawaan sa atin. Ibig sabihin ay naging maganda ang ating pakihitung sa ating mga magulang. So ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Bilang panghuli itong si sister o si brother Kamsa sa Tandang Sora, mashallah, sa Quezon City, sa Maynila, o sa Luzon, sa Maynila. So nawa ay pangalagaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa lahat. At sa mga kapatid ko nandito sa Taif, Saudi Arabia, lalo na sa mga kapatira natin na sa Islamic Center ng Taif, ganun din ang mga kapatid nating mga Maranao, ang Marka o Maranao Community, dito sa Taif, magandang tanghali sa inyo lahat. Naway pangalagaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. May tanong, sabi dito ni sister ay pinapatay na ang kanyang nanay at siya ay nananalangin sa kanyang sala. Bawat salam niya, pinagsasala niya ang kanyang magulang. So isa po yun sa pinakamainam na gawain ang ipanalangin natin ang ating mga magulang sa bawat salam natin kapag tayo nakasujud, kapag tayo ay bago magsalam, sa ibang mga sitwasyon na tayo ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo po ay manalangin sa ating mga magulang. At isa po yan sa nabanggit sa hadith na kung saan tatlo ang hindi mapuputol na gawain, kabilang dyan yung nagkaroon siya ng anak na mabuting anak na kung saan siya ay nananalangin sa kanyang magulang. So ito po ay hindi mapuputol at dumarating ang gantimpala nito sa kanyang magulang. So isa po ito sa pinakamainam na gawain. Meron ding isang tanong. Tanong ko lang, di po ba magawang kasalanan na magduwaya? Kasi merong pong lalaking nagkakagusto sa akin pero may asawa po siya. Alam din ng asawa niya na may gusto sa akin na mister niya at tanggap niya rin po ako bilang duwaya. Di ko ba magawang kasalanan yun? Hindi po kasalanan. Sunna po ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang duwaya. Okay? Ang duwaya ay isa po ito sa pinahintulutan sa Islam. Pero meron po itong mga tinatawag na mga kondisyon. Hindi po ibig sabihin na pinahintulutan ay ganun lamang po. Meron po mga kondisyon. Kinakailangan ay merong financial na kakayahan ang lalaki. At pangalawa ay meron siyang kakayahan sa kanyang pangangatawan at pinakadakilang kondisyon ay maging makatarungan siya sa tinatawag na kanyang mga asawa. Ang puso, hindi pwede na ano, ito ay tinatawag na ano. Kung sino ang mas matimbang, hindi natin yun pwede makontrol. Sino mas mahal natin, hindi natin makontrol yan. Wala tayong
ano dyan, kakayahan dyan. Pero yung pakikitungo, paggastos at iba pang mga kinakailangan ng asawa ay kinakailangan na maibigay. So hindi po kayo magkakasala. Pero kinakailangan niyo po ng pagtitiis at tiwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at inshallah maging mabiyaya ang inyong pamumuhay. Isa po ito sa mga bagay na pinahintulutan ng Islam at meron pong mga hikmah, wisdom, karunungan si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ganitong mga bagay na kung saan marami po ang naitutulong ang ganitong sitwasyon. Ha? So ito po ay kung tanggap mo naman at lalo na alhamdulillah tanggap ng kanyang asawa. So napakaganda po ito. Pero palagi po na paalalahanan niyo ang inyong asawa sa pagkatakot kay Allah upang hindi siya makagawa ng pagkakasala dahil ang pagduwaya kapag hindi mag-ingat ang tao ay napakalaking kasalanan nito. Pero kung naging maingat siya at naging makatarungan siya sa abot ng kanyang makakaya, malaking gantipala po ito kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. MashaAllah. So last na tanong ito sa ating mga kapatid. Barakallahu fiik sa inyo lahat. Baka niyo pumuli ang ating mga iba pang mga live lectures at nawa ay tulungan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantipala tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.